Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading for fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonates. Bale, hindi po ito magre-resonate sa lahat. So kunin nyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. Kung cross-watcher ka, pwede maging ikaw ito at hindi si fire sign. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon dahil pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Sa mga hindi mo nakaka-subscribe, please do hit the subscribe button, notification bell. Para sa ibang channels natin, i-check nyo na lang po sa description box. Also for personal reading, nandyan na lang din po. No? Jean Clemente Palme, search nyo na lang po sa Facebook. Lalabas na po yung pinaka-page ng ating reader, okay, for personal reading. So let's start. This is for fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, kapalaran sa pag-ibig. Okay, so we do have here the Strength card and the Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces, energy. Okay, kung may babanggitin na kung zodiac sign, energies lang po yun at hindi yung pinaka-zodiac sign ng person mo. Okay, or if you're a cross-watcher, hindi yun yung pinaka-zodiac sign mo. So, nakikita natin dito, maaaring ang concentration mo ngayon is maybe your finances, gusto mo muna makapag-ipon, ganyan. I feel like, I don't know if you're dealing with the twin flame, ha? Dito sa connection nito, for some of you might be dealing with the twin flame connection. And so, nakikita natin, nakikitaan mo yung person mo or yung twin flame mo na parang ang daming opportunities na naghihintay sa kanya. And, I do feel like for some of you could be stuck in a connection, in a relationship na parang okay naman. Kaya lang, there's a lot of hidden emotions here. Maaaring ngayon, utak lang muna yung ginagamit mo pagdating sa connection mo with your person. And so, nakikita na, yeah, I can see three people here sa connection nito. And maaaring ngayon, parang wala kang choice kasi maaaring nandito yung stability mo kung saan ka man. Ngayon, nandito yung kung sino man yung person na yan, pwedeng siya yung nakukuhanan mo ng protection or siya yung nagbibigay ng stability sa'yo or kung hindi man medyo matindi na yung pinagdaanan or yung connection na meron sa inyo. Okay? But I'm feeling like you're not being true to yourself with the Four of Pentacles. Hindi ka nagiging totoo sa iyong sarili. So, sino ba itong person na kakonnect mo for our fire sign? Aries, Leo, Sagittarius. We do have here the shadow side, the Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, energy. At the bottom of the deck, we do have here the Queen of Pentacles. Okay, so sa nakikita natin dito, I'm feeling like yung person mo is nakakonsentrate sa mga accomplishment na meron siya. And nakikita natin na maaaring marami ang nagpapapansin or nagbibigay ng pansin sa kanya, pero yung person mo is like wala siyang pakialam regarding doon. And I don't know if you're dealing with the player or yung mga nagiging relationship lang na pinagdadaanan nitong person na ito is hindi nagiging ganun katagal. Like pwedeng pinakamatagal is 2 years, then other than that wala na tayong nakikitang matatagal na connection na tumigil na natili dito sa person na ito. Although sa ngayon, parang nakikita natin may kumukonnect sa kanya pero wala siyang masyadong pakialam dito kasi your person with the Queen of Pentacles could be very busy, a very busy person, could be dealing with sa kanyang finances, pwedeng having multiple jobs, ganyan. So, meron siyang mga pinagkakabisihan dito. And with the shadow side, this person is pwedeng, I don't know, I can feel like a lot of toxicity. Pwedeng may mga pinagdadaanan or may mga sitwasyon sa buhay niya ngayon na nakakapagpa lungkot sa kanya. I feel like this person is not being open regarding doon, sinasarili niya lang kung ano man itong mga
problema na ito. And yeah, ano ang nasa isip ng person na ito towards you, towards your connection? We do have here the Sun. So maaaring itong person na to is currently masaya naman siya kung nasaan siya ngayon. We do have here the Five of Swords. It's just that meron siya mga nakakaaway, nakakagalit, ganyan, or pwedeng nakakasamaan ng loob. And ito yung mga nasa isip niya ngayon. Like, ito mga taong ito na parang nakakapagpabigat sa kanya. Kasi these are like toxic people. Yan, lalo na nasa taas siya ng shadow side. So these are toxic people. Regarding sa mga tao sa paligid niya, I'm feeling like masaya naman siya, and or yung mga achievements na nararamdaman niya or na-accomplish niya, of course masaya siya doon. I'm feeling like this person is could be very successful, or kahit papaano may goal siya na na-achieve niya na. And then ayun nga, may mga gumugulo lang sa isip niya ngayon, which is may kinalaman sa mga kagalit niya or mga nakaaway niya. So, how about you? Anong nasa isip mo regarding the situation, regarding this person? Ano nasa isip mo regarding your person? Okay. We do have here the Karma and then the Eight of Wands. For some of you could be dealing with your karma, your karmic person. Pero nakikita natin na pwedeng tuloy-tuloy lang, as long na okay naman, as long na masaya naman, wala naman nagiging masyadong mabigat na problema. Maaring spiritually lang, no, ramdam mo yung connection mo with this person, pero hangga't tuloy-tuloy pa naman na ang nagiging connection mo with this present person dito, which is nakikita natin kakonek mo yon, tuloy-tuloy lang. Kumbaga, sige lang, kung ano mangyari bukas, mangyayari bukas, okay? And we do have here the Hermit, Virgo energy. I feel like you want this person na makipag-connect or makipag-communicate sa'yo, maybe even to travel para makita ka. You want this person to make some kind of movement, pero gusto mo lang, pero hindi para ipursige mo, hindi para pangarapin mo, parang ganun. Parang okay lang kung hindi siya mag-communicate, kung hindi siya mag-gawa ng movement, sige, okay lang sa'yo. Because you're thinking about yourself, pero sabi ko nga, part of you, hindi ka kasi nagiging totoo sa sarili mo, kaya nasasabi mo yung mga bagay na yan. So, what is your emotions towards this person? Okay, anong emotion mo para sa person mo? You do have here the Seven of Pentacles. Yung iba sa inyo, if this is a twin flame or soulmate connection, napakatagal na ng connection eh. So, parang yung love or yung emotion mo para sa person na to, ganun at ganun pa rin naman. Kaya lang, ngayon, medyo mas tolerable na yung kaya mo nang kaya mo nang mag-go with the flow. Kung ano mong mangyari, mangyari. Kung hindi mangyari, hindi mangyari. Okay lang. The Wheel of the Year is here. So, ang daming pagbabago na possible na nangyari sa'yo, especially sa emotions mo dito sa person na ito. Yung mga pagbabago na yun, we do have the Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Maybe it has something to do with the friendship energy. So, yung friendship nandun pa rin naman, or yung feeling mo na kumaga bilang magkaibigan, no? Bilang magkaibigan. Kung itong person na ito ay makikipagkaibigan pa rin sa'yo, parang okay lang, I'm here, parang ganun. Katulad ng parang isang magkaibigan na matagal lang hindi nagkakaroon ng connection or communication, parang kung sakaling babalik ka or makikipag-communicate ka sa akin, gusto mong makipag-reconcile, okay lang na dito lang ako, parang ganun. Magkaibigan na meron ng maturity. And ganun din sa connection ninyo, no? So may maturity na dito. And yeah, you're not being honest with your partner right now. Hindi ko nakikita nagiging honest ka. I'm feeling like meron ka mga naiisip na problema or mga mali sa kanya. Pero binibigay mo pa rin lahat kasi parang wala ka naman choice but to give this
connection here a chance, yung connection mo with the person na pwedeng kasama mo ngayon or kakonnect mo ngayon. Pwedeng wala kang choice kundi bigyan ng chance to kasi wala naman yung person na in-expect mo, which is your person right here. So, ano ang emotion ng person na ito for you? Okay, we do have here the 3 of Wands, the 7 of Wands, and the 9 of Swords. For what I can see here, maraming problema yung person mo ngayon. And pwedeng binibigay niya muna lahat ng attention, ng action dito sa problema niya na ito. Namimiss ka niya, part of your person namimiss ka niya. The love is here, kaya lang the Knight of Cups and the Knight of Pentacles are slow energy. So, mahal ka niya pero masyado siya matagal, masyado siya mabagal. And also at the same time, dumadaan siya sa mga pagsubok ngayon. So, what will happen in the near future for the both of you? Take only what resonates, guys. We do have here the 2 of Cups. This is a very beautiful card. The 2 of Cups, we do have here the Queen of Swords, the Page of Cups. So, i-clarify lang natin itong mga cards na lumabas. What's with the 2 of Cups? Okay, the 2 of Cups is clarified by the Empress and the 8 of Cups. I feel like in the near future, possible ang partnership. Pero, partnership, connection, friendship sa inyong dalawa na person mo. But you're thinking about yourself. You're thinking about your future. Kumbaga, mas importante sa'yo ang kakalabasan ng future mo and mas ang pangarap mo na dito is not regarding love life, but rather, ang mas pangarap mo is mas mataas pa yung marating mo sa buhay. So, that is your main energy. Yung energy na nakukuha ko sa'yo is like, mas tumataas yung pangarap mo. Okay, ikaw kasi yung tipo ng tao na pag na-achieve mo yung pangarap mo na ito, meron ka na naman susunod na pangarap and then gusto mo na naman ma-achieve yun. Which is parang, hindi naman sa hindi ka marunong makontento, but in a way, nandun yung gusto mong prosiguduhin ng prosiguduhin ang sarili mo na ma-achieve yung, you know, I can see a star. By the way, meron kang star sa palad mo, this could be a reading, I really love that sign. Well, if you watch my YouTube, I mean not YouTube, yung aking mga videos regarding palmistry, yan, may mga binanggit ako regarding star sign, okay, or check mo yung aking TikTok, ayan, Unicorn Princess Tarot, meron ako tinuro dyan regarding star. So, may swerte itong star na nakikita ko sa iyo. So, I can see swerte dito sa palad mo. I'm sorry about the markings, no, nagawa ulit ako ng video regarding palmistry. So, anyway, malayo talaga mararating mo, guys. Ito lang ha, huwag ka matakot sa mga endings because endings always brings new beginning. Kung ikaw na ito na currently in a relationship and maybe you're not happy with the relationship, maybe you have to free yourself from that relationship. With the world, this signifies separation. So, okay lang mag-separate ka, especially with the tower kasi it will bring new love right here with the Ace of Cups and the Death card, Scorpio energy, yung matagal mo nang iniisip or matagal na pag-iisip is mawawala na dito kung mangyayari ito. But anyway, hindi ko ina-advise na magkaroon ng separation na ikaw yung pipilitin mo makipag-separate, especially nakikita naman natin na okay yung nagiging connection mo with your person. Just allow things to happen. You know, it will happen. And mangyayari yon. Pero huwag mong pipigilan. Okay? Yun ang ibig sabihin na to. Possible ang separation, pero hindi ko sinabing ikaw mismo ang mag-separate. Like, kung maghihiwalay kayo ng person na kakonnect mo ngayon, maghihiwalay kayo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Parang, hindi, dapat ganito, ganyan. Hindi, dapat ipurso natin ito. Dahil mangyayari yung separation eh. Kaya lang, huwag mong pigilan. Kumbaga, yung iba pwedeng maghabol, ganyan. Eh, huwag mong gawin yon. Dahil may new love naman na dadating sa'yo. And we do have the Queen of Swords. What's with the Queen of Swords? Yeah, the King of Swords is here. This King of Cups is here. So, this is like your person. The love is still here. Kaya lang nakatago.
yeah, this person is really dishonest, hindi nagiging totoo, maybe nandun nakatago. Kasi I'm seeing the separation, pero matagal pa. Mas nauuna ko nakikita yung pagtatagpo or pagkikita ninyo nitong person nito before the separation with the other person. What's with the Page of Cups? Okay, the Page of Cups is clarified by the Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, energy. There's new offers na mga dadating sa'yo. And I feel like kailangan mong pag-isipan mabuti ito. It requires a lot of talino, which is meron ka naman yon with the Strength card. Matalino ka, magaling ka, madiskarte ka. Ito lang ha, huwag mong gamitin yung emotion mo. Kasi yung iba sa inyo, kaya nagkakaroon ng problema ay dahil mas ginagamit mo yung emotion mo sa pagdidesisyon kesa ang utak mo. Okay? Pag alam mong hindi pwede, hindi pwede. Pag alam mong pwede, pwede. Okay? Pero wag ang emotion. Hindi yun dahil nahihiya ka. Yung iba dahil sa nahihiya. Yung iba, maybe kung ano man yung offer na yun, yun nga. Yung iba nahihiya, yung iba natatakot. Or, I don't know, whatever reason. Iwag yung emotion mo ang pagdesisyonin mo. Yun ang pinaka-advise sa'yo. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tara, Madam P TV, Virgo Philippines, Dapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. And of course, for personal reading, Jean Clemente Palmes. I love you all guys again and bye-bye.